Hi guys! Maligayang pagbabalik muli sa aking channel, lalong-lalo na po sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na nanonood sa akin ngayon. Si Ray po ulit, nagbabalik na naman para sa panibagong update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. Bali, ang gagawin ko, isi-share ko lang yung mga information na nakalap or nabasa ko sa mga lehitimong sources. Pero bago ko umpisahan, kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. Bago natin puntahan yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, atin mo nang alamin ang latest na update ng COVID-19 sa buong mundo. So ayon sa inilabas na impormasyon ng World Meters Info, as of October 15, 2020, ang coronavirus cases na ngayon sa buong mundo ay meron na ngayong 38,830,481 at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo ngayon ay meron ng 1,098,129 at yung bilang na ngayon ng mga recoveries or gumaling na sa sakit na COVID-19 sa buong mundo ngayon ay meron ng 29,168,099 at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa buong mundo ay meron pa ngayong 8,564,253. So yun yung latest na update ayon yan sa World Meters Info as of October 15, 2020, 4 PM oras yun dito sa Saudi Arabia. Ngayon naman, atin namang alamin ang mga bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of October 15, 2020. So ang bansa na nangunguna na may pinakamadaming COVID-19 na case ay nangunguna pa rin yung bansang USA na meron ng mahigit 8,154,000 na case. Pangalawa yung India na meron mahigit 7,309,000 na case. Pangatlo yung Brazil na meron mahigit 5,141,000 na case. Pang-apat yung Russia na mayroong mahigit 1,354,000 na case. Pang-lima yung Spain na mayroong mahigit 937,000 na case. Pang-anim yung Argentina na mayroong mahigit 931,000 na case. Pang-pito yung Colombia na mayroong mahigit 930,000 na case. Pang-walo yung Peru na mayroong mahigit 856,000 na case. Pang-siyam yung Mexico na mayroong mahigit 829,000 na case. Pang-sampu yung France na mayroong mahigit 779,000 na case. So yun yung mga 10 bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of October 15, 2020. Ngayon naman, atin namang alamin ang latest na update ng COVID-19 sa Pilipinas. So ayon sa data ng Department of Health or DOH Philippines, ang kabuuang bilang na ngayon ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 348,698 matapos yan madagdagan ng mga positibong case na naitala ngayong araw na to na 2,261. At yung mga nangungunang city o province sa positibong case na 2,261 na naidagdag ngayong araw na to ay nangunguna pa rin yung NCR na merong 566, Cavite 174, Pangasinan 145, Northern Samar 104, Quezon Province 98 at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron pa ngayong 48,040 at yung kabuuang bilang na ngayon ng mga recoveries or gumaling na sa sakit na COVID-19 sa Pilipinas ngayon ay meron ng 294,161 matapos yan madagdagan ng 385 na reported recovery ngayong araw na to at yung kabuuang bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Pilipinas ngayon ay meron ng 6,497 matapos yan madagdagan ng 50 na reported death ngayong araw na to. So sa Pilipinas, ganun pa rin, padami ng padami pa din kada araw kaya doble ingat pa rin tayo yung mga nasa Pilipinas. Ngayon naman, puntahan na natin yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 cases na kung saan man ako ngayon dito sa Saudi Arabia. So ayon sa Ministry of Health or sa dashboard ng Ministry of Health Saudi Arabia, ang kabuuang bilang na ngayon ng mga kaso ng COVID-19 sa Saudi Arabia
ay meron na ngayong 341,062 matapos siyang madagdagan ng bagong case na naitala ngayong araw na to na bahagyang bumaba na merong 472 at yung Saudi Arabia pang number 21 na ngayon sa buong mundo na may pinakamadaming COVID-19 na case. At yung kabuuang bilang na ngayon ng mga recoveries or gumaling na sa sakit na COVID-19 sa Saudi Arabia ngayon ay meron ng 327,327 matapos siyang madagdagan ng bagong recovery na 507 na naitala ngayong araw na to. At yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron pa ngayong 8,608. At yung kabuuang bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 5,127 matapos siyang madagdagan ng 19 na bagong death na naitala ngayong araw na to. Ngayon naman, atin namang alamin ang mga breakdown ng mga cities or region dito sa Saudi Arabia dun sa bagong case na naitala ngayong araw na to na 472. So ang city or region na nangunguna na may pinakamadaming bagong case sa loob lang ng 24 hours ay nangunguna muna pa rin yung Medina na mayroong 83 na bagong case, yan Bu 56, Makkah 38, Hale 31, Hafuf 25, Riyadh 25, Khamis Mashaith 19, Belzamar 11, Almubaras 10, Dammam 9, Jeddah 9, Dharan 8, Jazan 8, Najran 8, at the rest, yun yung ibang mga cities or region dito sa Saudi Arabia, nakasali dun sa breakdown sa bagong case na naitala ngayong araw na to na 472. So dito sa Saudi Arabia, ngayong araw na to, bumaba na naman ang bagong case na naitala at mas madami na naman ngayon ang bagong recoveries kaysa sa bagong case ngayong araw na to. Pero kahit ganun pa man, tuloy-tuloy pa din ngayon yung aksyon na ginagawa ng Saudi government. Tuloy-tuloy pa rin yung massive testing na ginagawa nila sa bawat region dito sa Saudi Arabia. May mga health or preventive measures regarding sa COVID-19 pa rin ipinapatupad ngayon, lalo na pag nasa labas or nasa public yung mga tao na dapat sundin. At para sa mga OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na may iba't iba pa kayong katanungan regarding sa COVID-19 cases ngayon, maaari nyo lamang bisitahin yung official website ng Ministry of Health, pati na rin yung iba't iba nilang social media accounts, at maaari din kayong tumawag sa Ministry of Health hotline na 937. So yun lang for today yung latest at mabilisan na update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. Everyday ganun pa rin, padami ng padami pa din yung COVID-19 na case, kaya patuloy ko pa ding ipapaalala sa inyo, lalong lalo na sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia, na mag-doble ingat pa rin tayo, gawin pa rin natin yung mga paraan kung paano natin maprotektahan ang ating mga sarili laban sa COVID-19, kagaya ng patuloy pa din ng patin pag-practice ng social distancing, at yung ugaliin pa rin natin laging maghugas ng kamay gamit ang sabon na tubig, kasi isa yun sa pinaka-effective na way o paraan para labanan natin si COVID-19, kasi recommended siya ni World Health Organization. Patuloy pa rin natin talakasin ang ating mga resistensya, at ugaliin naman natin laging magsuot ng face mask pag nasa labas tayo or nasa public, at kung maaari ugaliin din natin laging magbitbit ng hand sanitizer or alcohol, at umiwas muna tayo sa mga maraming tao or sa mga gatherings. So dito ko natatapusin tong video na to. So sana tong video na to kahit papano ay nakatulong siya sa inyo. Kaya kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at nagustuhan mo tong video na to, huwag mo kalimutang mag-like or mag-share. At kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe hanggang ngayon, please don't forget to subscribe. At i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. So that's it for now guys. Thank you for watching. See you on my next video or update. Bye!